Bro, iba-iba yung lifestyle dito. Feeling, nakakapagod talaga. As in, namimiss ko yung nagsasoccer, badminton, during the weekend or after shift. Tapos inom-inom lang, ganyan. Hindi na ganun, guys. Kita nyo naman. Either nag-grocery, nag... And by the way, guys, meron pala akong recently na nilaunch na clothing line. Wow, clothing line? Ano yan, mga merch ko. Nax, may merch. Ganyan. What's up, guys? Welcome back to my channel. And for today's video, sasagutin natin lahat ng mga comments nyo doon sa last video. If you're new to this channel, my name is Vince, Filipino, living the American dream, and gumagawa ko ng mga Buhay America vlogs. So kung bago ka dito, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time I upload tayo. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And before anything else, I just wanna give my shoutout to Hidden because they just sent this Golden Rose watch, which is so beautiful. So guys, I'm going to post IG stories and feed posts in my Instagram, so please do check that out. So let's go. Bilisan lang natin, guys, kasi medyo marami. Glock 9 mode. Rich One Chan first. Nas Mireya. Hi Vince. Hello Nas. Mary Joy Viante. Pa-shoutout po sa next video. Hey, hey, hey. Shoutout to Mary Joy Viante. Hello, hello. Rev. Bernard Ferreras the second. Pa-shoutout po Kuya Beans. Ay, di pala Kuya Beans. Pa-shoutout po Kuya Lodge. Shoutout to Rev. Bernard Ferreras the second. Shoutout to you, bro. Raj Vlog 1222. Leonardo DiCaprio. Naks. Ay, parang Beans pala. Bekene, man. Pa-shoutout naman ng channel ko sa video mo next. Para naman makilala din gaya mo famously, naks. Masanting tamungan lalaki. Ala, kinsa man. Bisaya ba yun? Kinsa man? Bisaya ba yun? Hindi ko maintindihan, bro. I can't understand. Raj Vlog 1222. Shoutout to you, bro. Hello, hello. And sa channel mo, shoutout na rin. Raj Vlog 1222 ulit. Good day, pare ko. Dami ko na napanood sa vlog mo. New sub here. Sana ma-shoutout. Shoutout mo rin channel ko on your next vlog. Bilis ng progress mo. Sana all. Ano? Bilis. Ang bagal nga ng progress ko sa YouTube. Ano? Pero I'm just having fun. Yun naman yung importante, di ba, guys? Kaka 2 years pa lang namin dito sa US. Uy, nandito ka pala. So, saan state kayo? So, hope to see you soon. Nurse Marian RN. Second! Excited? Second ba? Parang pang ano ka na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang binilo. Second, excited ako lagi sa new vlogs mo. Thanks, Nurse Marian RN. Question po, how often po kayo nag-grocery dyan? Wala lang, pa-shoutout po. Shoutout to Nurse Marian RN. So, to answer your question, currently nag-grocery kami ng maramihan na every 3 weeks or 4 weeks. Before, nung bago kami dito sa Amerika, tinry namin every 2 weeks or minsan nga 1 week eh. Pero, ang hassle kasi, alam mo naman dito, di ba, walang time yung mga tao, kaya kailangan isang bagsakan lang. Kaya ginagawa namin, minsan every 3 weeks or 4 weeks. Pero yung mga gulay-gulay, like mga vegetables, ano, every week or every time magluluto ako, total malapit lang ako sa supermarket kasi gusto ko fresh. Aiden Cohen, kuya, kailangan ba kumpleto ang ngipin? Or I mean, okay yung mga ngipin bago pumunta dyan? Kasi actually, naglalakad na po ako ng ibang mga requirements. Pero may mga hindi pa rin po akong alam. So sana masagot nyo po ito. Hala, hindi ko talaga alam, guys. If you know, please comment down below para matulungan natin si paring Aiden Cohen. Kailan ba kumpleto yung ngipin? Or kailangan, ano ba yung tanong? Yeah, kailan ba kumpleto? Or okay yung mga ngipin? Grabe, hindi naman siguro kasi may mga tao nga dito bungal pa din eh. I don't know, guys, comment down below. Next on, Pado Hinog. Hi bro, anong Pinoy restaurant ang masarap kainan? Nasa Naperville lang ako, thank you. Uy, ang lapit mo lang sa akin. Pero, basta, magkalapit lang tayo, I promise. Hindi ko sabihin ko nasa na ako, pero magkalapit lang tayo. Kapitbahay, kumbaga. So, anong masarap na restaurant? Ah, Pinoy restaurant. Ito yung sasuggest ko, hindi ko pa natatry. Ikaw yung guinea pig, bro. Bale, yung may Michelin star, yung kasama, ang dami nag-comment at nagtag sa akin. Ano ba yung tag? Ang hirap mag-Tagalog. Wow! Pumunta daw ako doon, which is nasa downtown yun, di ba? Hindi ko matatry. Kasi medyo pricey siya. At ako, sa fast food lang masaya na ako. Ang baburo kaligayaan eh. Pero, alam mo, masarap na Pinoy resto. Ako kasi fan talaga ako ng lutong bahay. So, I would go to Max's. Kahit everyday, kaya kumain ng Filipino food. Yun lang talaga, alam ko na legit, yung Max's. Not sponsored. Max's baka naman. Galing ako doon last week. Imagine, sobrang layo ko. Dinayo ko pa yon after work para makakain ng lutong Pinoy nuts. Sorry, next. Hindi ko masyado yung sabihin tanong mo. Pero yeah, I mean, I would always go to Max's. Lara Pauline Samaniego. Done watching. Pasarot po, Sir Vince. Always keep safe po kayo dyan. Keep safe too. Shoutout to Lara Pauline Samaniego. Hi to you. Hi to you. Justin Yedrix, may bala ka ba umuwi ng Pinas, Kuya Vince? Tara, shot! Uy, just kidding, di ka na ba ako nang homesick? Uy, huwag mo kayo na aya mag, ano ha, huwag mo kayo na aya sumat kasi hindi ako tatanggi. Wow!
Ano bang sasatin natin dyan? Next, 2 bats lang, Gina, pampatulog, bro. May balak ba ako umuwi? Wala pa, for now. Sa daming bills, hindi ko alam kung makaka-uwi pa ako. Grabe talaga, as in. Kaya kailangan kayod lang ng kayod. Enrique Marie Pabalan, in my opinion, oks lang naman humanap ng racket kahit naka-tourist visa lang. Basta wag lang mag-overstay sa 6 months na binigay ng immigration. So tama naman yun, wag tayo mag-overstay dun sa binigay ng immigration, which is like 6 months or sometimes 5 months kasi may narinig ako, 5 months lang daw yung maximum stay niya. Ayun, basta ako talaga, I'm not for it. Yung naka-tourist visa ka and then mag-work ka dito. Basta ako, I'm not for it. So yun. Josefina Tallada, thank you for accommodating your viewers. Thank you. Oy, thank you din for watching and for subscribing. Kung nakasubscribe ka man, please subscribe. Rev. Bernard Ferreras II ulit. Lods, bago ako sa bahay niyo po. Lods, may tanong po ako. Pwede po ako mag-apply ng work sa US kahit mababang work lang? Anong mababang work? Wala namang mababang work dito. Pantay-pantay lang tayo dito, bro. Pero tapos ako ng 4-year course na HRM. Ano po ba yung tamang gawin? Sana Kuya Lods, makatulong po nyo mga videos nyo po, ha? Salamat po, Lods. Try mo muna maghanap nung linya mo. Marami at Google ka lang or sa direct sa website. Talagang I know, ito talaga, to be honest, mahirap maghanap na mag-sponsor ng visa. Pero kung meron kang mahanap, swerte mo talaga. Possible siya, meron ako mga kilala talaga na nag-apply sa Pilipinas, diretso sa company, meron din naman through agency. Nandito na sila ngayon, so possible talaga siya. Kaya tiyaga lang talaga. Care Martin Ramon, good morning Lods. Nag-i-sponsor po kaya ng visa yung mga life insurance companies dyan sa US. Thanks po, Godspeed. Grabe, feeling ko hindi ako makakatulong. So guys, kung meron kayong alam na life insurance or insurance company na nag-sponsor ng visa from abroad, let's say Philippines, comment down below para matulungan natin si Care Martin Ramon. So ako personally, wala akong alam na insurance company na nag-sponsor ng visa. Pero I think the fastest way you can get here is yun nga, mag-apply ka muna ng ano, direct talaga sa website. Gaya ng sinuggest ko kay Rev. Bernard, if wala ka makita sa mga direct na websites, try mo agency. Kung ibang linya, okay lang. Normally, meron yung contract, diba? Siyempre, agency. Let's say, andito ka na, natapos mo yung contract mo, and then nag-apply ka ng permanent residency, and then sinuwerte ka. Doon, pwede ka na mag-apply sa gusto mong kumpanya, diba? So, ang important, nandito ka, your earning dollar. So, yun. Jeffrey, hi, new subscriber here simula nung nag-collab kayo ni Mama RN, but most of the videos po pinanood ko na simula nung lumipad na kayo to US. Uy, thank you, hello, welcome. Sa mga bago dito sa channel, welcome to me. Welcome to my channel, especially yon Jeffrey. Thanks for the comment, ito ang haba pala. Question lang po, if you have an idea, nakatira na ba kayo ng partner mo sa isang address or bahay before kayo nag-ayos ang documents or nagpasa ng visa application? Or good question. If hindi, do you have same address sa DS-260 nyo and all other documents? We are currently waiting for reschedule of interview under EB-3 visa since nasputom si Mrs. ko in result na this coming June. Medyo nag-aalala lang ako since we have different address on the documents. Since when we started processing is palipat-lipat lang kami sa address niya and sa address ko. Maybe you have insights regarding this. Thank you, more subs and videos. Eto bro, Jeffrey, sasagutin ko to straight up. So, medyo similar tayo. Nung kami, magkaiba yung address namin. Ako talaga, yung address ko, which is yung sa parents ko. Tapos siya, yung address niya. Kung sa parents siya, kung saan siya nakatira talaga. Tapos married na kami nun na. Kasi hindi pa talaga kami nagkasama nun sa isang bubong sa Pilipinas. So, to make the long story short, magkaiba kami ng address. Nung pinaprocess yung petition or yung sa application nga. And then, nasputom din ako. 8 weeks ba yun? Basta yung 2 months, di ba? Yung pag-aantay. So, kaya sa nauna dito ng 1 month, dumating nga sa ng January and then ako February. So, alam ko lahat ng stress yung kaba kasi di ba may chance na hindi siya makapunta or makasunod or meron ano. Pero hindi, you're all good. Magdasal lang kayo, mga karating kayo dito. And then, ayun, going back to your question, magkaiba kami ng address. So, see you here. Brent Angelo Valladolid, hello Vince. Pag single ka at kumikita ka ng $30 per hour, tapos ang work is 3 days in a week, 12 hours shift, mabubuhay ka ba ng disente? Considering na ang rent ng apartment na 2 bedrooms is $1,200 at may kahati ka. Tanong pala eh. Yung ano ko kasi, nasa NVC stage process na as a nurse and he will be deployed in NC, North Dakota. Ay, ND pala, North Dakota. Through direct hire agency. Aside sa pag-pick up ng shift, ano yung usual racket ng mga nurses dyan? I know your wife is a nurse, kaya alam ko mabibigyan mo kami ng idea. Thank you and pa-shoutout naman sa bunso ko na lagi ko kasabay sa panonood ng mga videos mo, si Altea Briana. Hello, shoutout to Altea Briana and Prince Angelo Valladolid. Hello sa inyo, shoutout. Best regards, thank you. So, to answer your question, pag single ka at kumikita ka ng $30 per hour, tapos 3 days a week, tapos 12 hours a day, kung mabubuhay ka ba ng disente? Ang weird naman nung mabubuhay ka ng disente, mabubuhay ka for sure. I think the perfect
term is kung comfortable ba or yung nga sobra-sobra. I don't think so. Kasi tapos yung 2-bedroom na apartment, 1,200. Actually, mura yung 1,200 na 2 bedrooms. Tapos $30 per hour. I think okay yun. Pero wait lang, saan ba mag-work o dalawa naman sila? So, kung dalawa sila, mas okay. Kasi, syempre, mataas yung earning capacity, di ba? So, kung yung anak mo naman is medyo matipid, hindi talaga siya yung talagang nag-splurge sa kahit anong, sa mga kahit anong shopping galore, I think mabubuhay siya ng disente. Yan. And then, aside sa pag-pick up ng shift, ano yung usual racket ng mga nurses dyan? So, yun, tama ka, pag-pick up ng shift. Kasi pag sinabi mo pick up ng shift, di ba, dun yun sa same facility. Yung iba ginagawa, nagpa-part-time din sila sa ibang facility. Well, medyo sa inyo sinabi mo, pero hindi siya nagpipick up sa same hospital or sa same facility nga. Nagpipick up sila or nagpa-part-time sila sa ibang company. Tapos ako, meron akong kilala dito, ang part-time niya is nagbabakuna siya. So, mataas yun yung per hour nun. Pero yung bakuna na yun, yung mga nagko-COVID shots. So yun, part-time may mga ganun din. And then pwede rin siya mag-part-time ng home health. Yun nga yung bibisita ka sa iba't ibang mga patients na nasa bahay. Yun yung home health nurse yata tawag sa ganun. Marami nagaganun. Marilyn Pereira, hi Vince, I'm a newbie in your American Life YouTube channel. Hello Marilyn Pereira, dami ko learnings watching your vlog. By the way, I also applied as immigrant in US and it's near in Chicago. Uy, nice. Saan? My workplace would be in Wisconsin. My workplace would be in Wisconsin according to my sponsor. Pa-shoutout naman yung dalawa kong baget, si Chloe and Kobe. Shoutout to Chloe and Kobe na anak ni Marilyn Pereira. Hello sa inyo kids. Hope we can meet you there in Chicago, Illinois. For sure, set kayo na schedule. I'm more than happy to meet you guys. Especially, syempre nga, yung mga fellow kababayans. Kapag nakita nyo ako sa daan, say hi. So, yun. Good luck sa channel mo and waiting for your next exciting life-changing vlogs to come na sobrang nakaka-inspire. God bless, Marilyn. Thank you so much for those kind words, Marilyn Pereira. So, hope to see you soon. John Dale Dimayuga, tama po Kuya Vince, licensure examination for teaching po. Actually, eduk din po kinuha ko ngayong college at graduating this July po. Oy, papainom ka. Sana makakuha na ako kami ng passport this year. Hey, share ko lang. Anyways, now naiintindihan ko na bakit inalis mo yung pugad dyan, Kuya Vince, dahil woodmade ang kabuuan ng bahay. O, karamihan dito parang mga gawang kahoy. Di ba sa Pilipinas, parang puro ano, semento gawa yung mga bahay. Dito parang maraming kahoy-kahoy. So, yeah, I don't know why. Congrats in advance sa graduation, John Dale Dimayuga, Honey Lorente, good day Sir Vince. Now lang ulit nakapag-comment, random question, wala pa ba kayo plans on going home sa Pinas for vacation since medyo maluwag na ang mga restrictions? And if ever makauwi kayo, how long lang kayo intended magstay? Days or weeks? God bless and more power to you, hustle, hard pa more. Hustle, hard pa more. Gusto ko spelling ng hustle. O, correct, hustle talaga pag nandito sa Amerika. Palagi ko kinikwento sa mga kilalo. Sabi ko, bro, ibang iba yung lifestyle dito. Feeling, nakakapagod talaga. As in, namimiss ko yung nagsasoccer, badminton, during the weekend or after shift. Tapos inom-inom lang, ganyan. Hindi na ganun, guys. Kita nyo naman. Either nag-grocery, nag-hardinero mode. So, ganun. So, yun, to answer your question, Honey Lorente, wala kaming plans of going home sa Pinas. Kasi nga, parang hindi siya practical, to be honest. Kasi nga, first, mahal yung plane ticket. Meron din naman ng mga FaceTime, diba? So, may mga video call. Kaya, palagi ko naman nakakausap yung mga family and friends. Kaya, mas buti ka ngayon, mas madali, diba? Instead na ipang-uwi na lang namin ng Pilipinas, ipang-tutulong na lang namin financially, yun nga, financial support sa family. So, yun. Aww. Tsaka lalo ngayon, parang ang init dyan. Arte, hindi, joke lang. Sidel Santa rin, Sir Vince, may question po ako. May employer po kasi na nagsisend sa akin ng message, mag-offer po siya ng job. New York po yung location. Ano po yung mga need ko po i-prepare para makalipad po ako pa US? Thanks. So, kung ipipetition ka nila for work, I think sila dapat yung magpa-process nun. Or kung hindi ka nga talaga sure, alam ko hindi ikaw yung dapat talaga magpa-process niyan eh. Si employer, dapat meron silang immigration lawyer and then yun yung magre-reach out sa'yo kung ano yung mga kailangan mo para maiwasan yung mga delay. So, mag-reach out ka sa kanila, tanong mo sa kanila, wait, pero anong klaseng work ba to? Kasi kung magpe-petition sila, dapat may idea sila kung paano mag-petition ng employee from another country. Yun nga, let's say sa Philippines, dapat merong maglalakad yan. Again, hindi dapat ikaw. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you have any questions, vlog suggestions, comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe to this channel, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time I upload tayo. Please follow me on my social media accounts. Guys, nasa TikTok na ako. Nagsimula na ako ng TikTok. Alam mo yun, TikToker isa tayo. Pag napapanood mo pa rin to ngayon, guys, follow me on TikTok. Say hi, magko-comment ako dun. I'm trying to be active yun nga dun sa TikTok kasi meron tayong mga projects and projects, not feeling. Basta meron tayong mga projects na ginagawa. At doon sa mga million-million viewers sa Instagram, thank you sa inyo. Grabe.
grabe talaga. Na-notice na rin tayo pati ni Instagram. So, pasok ko dun sa ano, Instagram Creators Program. Kaya, ayun, medyo karir tayo sa Instagram, guys. Follow nyo ako sa TikTok, follow nyo ako sa Instagram, follow nyo na rin ako sa Twitter, follow nyo ako sa lahat ng social media accounts at yo, just say hi. And by the way guys, meron pala akong recently na nilaunch na clothing line. Wow, clothing line? I'm not sure if you can see it, especially nasa Pilipinas kayo. Pero alam ko, yung mga American or yung mga US viewers ko, kita nandito sa baba ng video. I think, nasa baba siya ng description. Basta yun, ano yun, mga merch ko. Naks, may merch! Ganyan. Ang pangalan ay Noah. Noah Musts. Ganon. Kung curious kayo bakit Noah Musts, Basta Noah Musts yung pangalan. So maganda, promise. Wala pa, hindi pa dumadating yung sa akin. Inantay ko lang yung samples. Pero guys, it's up and running. You can already order. Let me know kung pwedeng ma-ship internationally. Hindi pa ako nag-reach out doon sa dito sa Google. Kung kasi syempre sa under Google yun eh. And then Teespring. Basta na-launch na siya. Pero I will give you more details kapag talagang nakuha ko na rin yung samples ko. Pero guys, again, it's up and running. Check nyo kung masiship siya sa Pilipinas. Let me know kung maganda ba yung designs. If not, let me know pa din. Kasi I'm open to suggestions. And yun. And again, yun lang. Thanks for visiting this channel. Thanks for watching. And magkita-kita tayo sa next video. Peace.